Do you know what is a love break? Sabi po ng Bible sa John chapter 15 verse 9, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Sa workplace po natin, whether na nasa office ka, nasa tindahan, sa palengke, sa eskwelahan, maging sa mga mall, meron tayong tinatawag na coffee breaks, no? Lunch breaks, definitely toilet breaks. Alam mo ba na dapat meron din tayong break sa ating spiritual life? At ang tawag dito, kaibigan, love breaks. So what is a love break? It is the time you take to enjoy and feed on the love of Jesus for us, for you. Kaya love breaks po ang tawag doon. Tulad po ng ginagawa natin ngayon, we have daily devotion, feeding on the love of Jesus towards us. Hindi tulad po ng lunch breaks. Hindi tulad ng lunch break or coffee break. Ang love breaks po ay kahit anong oras, kahit saan, maghanap ka ng quiet time na walang makakagambala sa iyo and feed on the love of Jesus. Maupo ka lang and talk to Him. Manalangin ka, kaibigan. Sabihin mo, thank you Jesus for loving me. Walang anumang mangyayari sa akin na hindi mo nalalaman. Salamat sa panahong hindi ko kayang iligtas sarili ko, iligtas mo ako. Matay ka para sa akin. Binigay mo ang buhay mo. Anong bagay ang hindi mo kayang magawa para sa akin? Ang tawag dyan, kaibigan, love breaks. Alam mo, kaibigan, yung love break na yan sa Old Testament time pa, pinakita ni Aaron at ang kanya mga anak eating the breast of animal sacrifice in Leviticus chapter 7 verse 31. The breast of animal speaks of the love of Jesus. Alam mo ba, kaibigan, kung ikaw ay sasampalataya at maniniwala sa tinapos na gawa ni Jesus, His gospel, yung kanyang pagkamatay, namatay siya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, nilibing siya para huwag na tayo mapahamak, at nabuhay na magmuli upang tayo, ikaw, ako, nasasampalataya sa kanyang ebanghelyo ay magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Kaya, through that gospel, sa tinapos na gawa ni Jesus, ikaw ngayon, tayo ngayon, ay priest of God. Oh, priest of God. Opo, kasi sabi po ng Revelation chapter 1, verse 6, ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Right? So, spend time feeding on the love of Jesus for you and see yourself nourished, strengthened, and sustained by God's love. Si Jesus po, ang pinakapurong punong pari natin. Ibig sabihin, His food is in loving us. At alam mo rin ba, kaibigan, yung breast of animal sacrifice sa Old Testament ay roasted by fire. Leviticus chapter 7, verse 35. This, sabi ng Bible, this is the consecrated portion from the offerings by fire to the Lord that was designated by for Aaron and his sons on the day he presented them to serve as priest to the Lord. Ito po ay tumutukoy sa judgment ng Diyos kay Jesus doon sa krus dahil sa ating mga kasalanan. So, as you feed on Jesus' love for you, see Him loving you at the cross. Tignan mo yung pag-ibig ng Diyos doon sa krus, yung kanyang sacrifice for us. Kaya kapag feeling mo, hindi maganda ang nangyayari sa iyo ngayon, huwag mong hayaang sabihin sa iyo ng demonyo. Kung mahal ka ng Diyos, bakit nangyayari sa iyo ang mga ito? Take a love break with Jesus. Interpret God's love for you based on the cross, not on the present circumstances in your life. During the day, kapag nahihirapan ka na, when busyness sets in, kapag nagsimula na namang kainin ka ng mga problema, or when discouragement comes, just stop, friend, everything and take a love break with Jesus. Let yourself enjoy being loved by Him. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos and be nourished by His love for you. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus para sa aming kaligtasan. Kaya naman, Panginoon, kami o Diyos ay nakakatiyak na ang aming mga panalangin ay iyong tinutugon dahil sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Kaya ang aming mga panalangin ito sa pangalan ni Jesus, Panginoon, hinihiling namin kung siya ay nasumpungan
na may karamdaman sa pangalan ni Jesus, pinagaling mo na siya sa pamagitan ng iyong mga sugat. Kung siya man ay may problema, suliranin o anuman, sa pangalan ni Jesus, tinugon mo na ang kanyang mga problema at suliranin. Salamat sa katiyakan ng aming mga panalangin ay iyong tinutugon. Sa iyong papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung kayo po ay may mga prayer requests o di kaya you need counseling, just comment your name sa comment box po at kayo po ay aming tutugunin. Magandang araw po. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat oras. God bless po.